Hello. Good morning. After, okay, good afternoon. Yung ano natin, introduction to solar PV system. So, bali ito yung para na lang overview lang. Para na nagpakilala. Oo. At sige. Hindi nagpakilala. Pakilala ka, engineer. Pakilala ka sa lahat. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ako si Joy, si Chasi ano. Si James, siya si Anna, siya si Mrs. niya. Hindi ko kailangan. Okay. Ako nga pala siya, si Engineer Jerome Grande sa Solar Pinoy. And we'll introduce you regarding Solar PV system. So bali, ang ano lang natin ngayon is overview regarding sa solar. So parang basic knowledge lang naman. Para alam natin yung ano yung market natin. So, bali pag-uusapan ko lang naman dito is regarding introduction regarding sa solar, yung types of solar PV system, components, and yung what that is net metering. Okay, so bali meron naman tayong ano no, more or less may knowledge na tayo kung meron alam tayo regarding solar, diba? Okay. Ngayon kapag meron kayong question regarding sa ano lang, sa slide, pwede kayong mag-ask. Regarding for confirmation, mga ganyan ba. Okay. Introduction, ang unang inana is what is solar PV system? Okay. Pati ko inana solar system na kasi baka naman yung planet. So, para makala dyan, solar PV. Okay. Actually, if we say solar, hindi lang siya yung using solar panel. Kasi another one is using, actually, solar water heater. So, saan yung ginagawa lang niya, in-accept lang niya yung heat. Then, papainitin niya yung tubig. So, this is solar PV system. By PV, that it means photovoltaic. Photovoltaic, parang technical term lang, pero widely known siya as solar panel. So basically, solar PV system, ito yung, or solar panel, ito yung nag-generate ng electricity using solar panel. Basically, yun lang namang definition natin dyan. Okay. Ngayon, yung after one of the most important sa part is yung we know advantages ng solar at disadvantages. So let's start with advantages. Okay. Number one is renewable energy source. Okay. What do you mean by renewable? It means renewable, limitless. Kapag hindi siya nauubos. So araw-araw naman may araw, sumisikat yung araw, lumulubog. So di tayo nawawala ng solar energy. So that yung renewable energy natin, it means yung solar natin is that reliable siya. Kasi sigurado tayong araw, magsisikan yung araw sa nabukasan. Paano kung may bagyo? Maulap ang kalahati? Okay, we'll discuss yung sa disadvantages, part yung disadvantages. Okay. Next is yung sa reduce electricity bill. So karamihan ng mga nagtatanong ng solar is gusto nila makatipid ng kuryente, mabawasan yung signal sa kuryente. Next one is, alam naman natin lahat, environmentally friendly. So, kaysa yung mga generator, so, mas clean si solar panel. Kasi basically, si solar panel, nakano lang siya, nakalatag lang naman siya sa araw eh. Next is, low maintenance cost. We'll discuss ko pa siya more on. So basically, next is yung noiseless. So, madalas na comparison ng solar is generator. Okay. Kung compare natin ang advantage ng solar sa generator, walang ingay si solar. Si generator, kapag inan mo dyan, kaingay yan, di ba? Malaki pa. Lalo na kapag yung mga, mga lugar na, for example, na experience, resort sa Palawan, kapag gabi, nag-generator siya. So, medyo maingay. So, compare mo kapag solar panel, noiseless siya. At least, medyo accessible siya. For convenient, no? Next is diverse applications. Diverse applications, maraming pwedeng paggamitan ng solar. One is
reduce electricity bill. Kapag gusto mo ng kuryente kapag may brownout, pwede mong gumamit kay solar. Ngayon, mayroon mga solar street light, solar aircon, solar water pump. So, ngayon, marami na applications solar. So basically, hindi lang siya yung produce lang. Kasi very, kasi nga, lahat ng parts naman ng ano natin may araw, di ba? Ngayon nga, mayroon mga nakakaroon, floating na pati sa ano, sa tubig, di ba? Kinakabitan natin at kinakabitan ng solar. Okay, next is high potential for technology development. We'll discuss ko pa siya more on yan, pero basically is si solar, yung technology niya, nag-i-improve siya every year. Ngayon, regarding especially ako na 5 years na ako sa solar, basically nakikita ko na talaga mayroong improvement every year. So that is very good news siya. Kasi actually si solar, actually hindi pa siya ano, hindi pa talaga mature na mature yung technology na solar. So, big room pa for improvement. Okay, dito yung disadvantage, number one actually is yung high initial cost. High initial cost kasi, installation? Oo, mahal. So, kapag i-compare natin sa generator, yung kalaban niya, compare mo kay solar, mahal siya. One time payment. Mahal, oo. Pero, kung yung kanina, kakayon sabi ko, low maintenance cost si solar naman. Generator, malaki maintenance niya. Para meron kasi operating cost. Operating cost yung gas. Tapos yung maintenance. Tapos mayroon pa siyang maintenance. Kasi lahat ng everything that is moving, may maintenance yung malaki. Kagaya sa solar panel, maintenance mo, linis ka lang ng solar panel eh. Okay. Next is, last is uses a lot of space. So, uses a lot of space kasi putitin mo sa mga solar farm, ang laking space na sayang actually. Kasi ilang hektarya, so nilalatagan lang natin ng solar panel. I-compare mo sa mga wind turbine na tatayuan mo lang sa kanya. So, very, ano siya, very accessible. Pati sa mga lugar ng mga ibang generation. Ngayon, kapag sample yung bahay mo, limited na yung space ng roof area mo, limited lang yung malalagay mo yung solar. Meron din ako mga client na high rise ang nila. Pero dahil limited lang yung ano nila, kasi high rise, maraming floors eh. So malakas sila gamit ng kuryente. Eh ngayon ang solar nila, very limited lang. Kasi limited lang yung natin yung space for solar panel. So yun ay sa mga disadvantages ng solar. Makapera ka sa high rise. Actually, number one, isa pang problem sa mga nakapira ka sa high-rise. Pero kung ikaw naman, nakapira ka sa mga residential na parang ko rin mo. Actually, ako wala pa ako ng customer na nakapira sa condo, apartment. Puro mga residential. Residential lang talaga, may sariling bahay. Kasi number one, ang number one kalaban mo dun, kailangan meron kang permit sa amin, building management. Sa sariling bahay, walang problema kasi sa'yo sariling mo yun eh. Kahit apartment? Depende kasi. Depende, baka mamaya rented ka tapos nakasold ka. Kasi kapag minsan ka pag apartment, kaya kiyari ka yung apartment dito mo, yung kwarto. Oo, umukahan ka. Oo, umukahan. Actually, sa mga maganda na dollar ngayon, madali siya tanggalin. Madali siyang kalatay. So kaya utang ko, meron ang tanong sa akin eh, paano kapag gamitan po ko ng bahay, pwede ko pang ilipat yung solar? Pwede. Yung weather. Okay. Yung weather dependent, ito yung tinanong ni Sir. No? So weather dependent, ito sa mga disadvantage niya. Number one, maulan. Yung mga makulimlim, di ba? Actually, si solar meron para siyang produce. Pero mababa lang. Pero di naman ganun kababa, siguro around 10%. Kahit may bagyo? Kahit may bagyo. Actually, so yun ang weather dependent natin. Actually, ngayon, night time, kapag gabi, talaga totally wala si solar. Eh, paano kapag halimbawa ang
may bagyo ng mga tatlong araw, eh di walang araw yun. Okay, ngayon, regarding doon, pwede sa consumer. Oo. Hindi, yung... Kaya kasi nag-charge naman yan sa battery, depende sa consumer. Hindi, yung ibinibigay niyang ano, energy. Oo. So, naman naiipon naman yun eh. Naiipon yun. Ngayon, nakadepende yun sa design mo. Kasi mesa may mga designer, example, kapag bagyo, tatlong araw. Ngayon, kapag yan na ng sinabi kapag makulimlim, ilang porsyento lang yung naibibigay niya. Ang ginagawa namin dyan as designer, ang sample ako designer ako, sinasobrahan ko. Ang? Battery. Capacity. Battery. Kung battery. Kasi siya yung ano eh, kailangan kapag, para kapag yung makulimlim siya, may sobra-sobra siya. Para pagdating wala na ng bagyo, makapag-charge na siya ulit. So isa mga strategy doon, na example lang ako as designer, tinatasan ko yung ano ko, yung limit ng capacity ng battery ko. Parang sa ito lang din, kung may income of games, bumili ka ng mataas ang mataas ang parang gano'n. Ang ano nga lang, disadvantage, mahal. Kasi dagdag ka ng battery, dagdag ka ng costing. Ayun, wala ba sa laki ng panel yan? Nasa battery pa pala yun. We'll discuss ko siya na more on kung paano yung sa, ano, yung sa operation ng solar. Again. Actually, isa pa mga disadvantages ng solar is kailangan yung kailangan pala kapit tayo ng solar panel sa bubong. Kailangan na walang shadow. Walang shadow. Pinakaranaan nino. Hindi siya ano, nakokobera. Hintay mo pala yung araw yan. Hindi dapat, hindi ka... Parang ano, halimbawa... Yes. Halimbawa, may building kang katabi rito. Oh, pag nanuhan ng araw, may shadow. Hintayin mo nga mo. Meron akong ganong customer na ito. Tatamaan o hindi. Cool siya. Medyo ano lang, mga building niya first floor. Katabi niya high-rise. Discourage ko. Kasi, di sulit sa kanya eh. Pagdating ng umaga, wala eh. Gabi, hapon na siya may kuryente. Kaya sa hotel. Pwede naman siguro kung high-rise, maglalagay siya ng salamin sa high-rise para banda sa kanya. Tanga yun, hihingi ko pa ng karamihan. Gastos ka ng salamin. Gastos ka ng salamin, papayaran mo kayo may ano ng bibig. Okay. Isa sa mga disadvantage maraming ng shadow is yung nagkapag nadudumihan. Ang tawag namin dun soiling. Kumbaga parang naiipon yung dumi. So, for example, kapag dito ka sa Metro Manila, mausok. Sa minsan kapag sa Pinoy pag-usok dahil kapag sa vulkan. Paano? Dilinisan mo yun. Maintenance yun. Hindi na punas lang? O punas lang. Paano kapag alimbawa mga malamis? Nalangisan, walang defector? Alam? Na lagyan ng langis yung... Ay, hindi, huwag mo lagyan langis. Ang lalaki punas ng tubig lang actually. Hindi, kung alimbawa nalangisan na hindi nasa sinasok kaya... Itong ulan ng langis. Hindi naman. Ito wala naman ako siya aking ulan ng langis. Sir. Si Sir Jerry. Okay. Ngayon, next tayo dun sa ano, types of solar PV system. Nakalagay siya tatlo, off-grid, grid-tie, and hybrid system. Pero I will discuss ko lang yung off-grid and grid-tie. Kasi hybrid, marami na siya nagpa-branch out na eh. So, itinawag ng mga new technologies nga. Off-grid and grid-tie. Grid-tie, isa pang tawag dyan, on-grid. Kapag mabalik ka rin ng on-grid. Ano yan? Paano ang design ng off-grid? Okay. At ang ano natin yan ng off-grid? Basically, yung off-grid, yung karamihan siguro namin dito na nakakaalam yung off-grid. So, yung yun nga, yung may solar panel ka, tapos meron kang inverter, ay battery ka. O yan, battery. Yan yung alam natin na kabit ng solar siguro. Mangyari dyan ang system ng off-grid mo. Sa umaga, kumag-yong tumaga, ang gamit ko ng kuryente, solar at saka battery. Tapos si solar, kapag may sobra, i-charge niya si battery. Parang alam ko yan, warehouse yan. No? Diba? Hindi, kasi mayroon ako na ganyan na ganito yung sistema niya sa eskwelahan. Ah, pwede, oo. Yung Arellano na, ano niya, yung buong building niya, ganyan. Dalawang ganyan. May solar na? Solar panel. Nakita ko. Baka sila rin nagkabit ko. Baka kayo rin nagkabit ko. Hindi, baka marami rin. Marami rin.
Dahil ibig sabihin marami na rin kalaban. So ang principle na gamit ng off-grid system natin, sa umaga, sa solar ginagamit ng kuryente. Kapag kinulang yung solar mo, kukuha kay battery. Tapos kapag sobra-sobra naman yung sa solar, i-charge gagamitin pang charge na battery. Hindi ko naintindihan. Sa umaga, bali sa umaga, solar and battery ang gumagana sa'yo, nag-produce. Ang napapower up sa mga appliances mo. Pagdating mo ng gabi, battery ka na lang. Battery na lang. Oo. Na-charge nung gawa ng araw. Gawa ng araw. Basically, sa designer naman, yung solar panel naman, sobra-sobra yung kabit. Kumbaga, sa estimate namin, may oversizing kami para ma-charge niya si battery. So, halimbawa, umaga ngayon, kung gagamit ako ng kuryente, doon na, direct na yan sa... Solar. Tapos, kung yung sosobro na na-consume yung solar, makupunta sa battery. Dating mo ng gabi. Para sa gabi, meron ka pa rin. Battery ka na lang. Ngayon, paano pag naubusan din yung battery ng sa oras ng gabi? Yun nga, meron mo ka nakukuha. Dapat nga malaki yung battery mo. Araw umabot siya ng kinabi. Isa to, number one, yung designer mo, baka mali ng computation. Or baka yung binigay mo sa designer, pinadesign sa akin, aircon at saka rep. Yung palang nung actual na ginamit siya, tatlong aircon. Dapat dideclare mo yung gamit mo. Oo, dapat dideclare mo sa akin kung ang gamit mo. Sir, request naman pa ano lang na konti. Tanggalin natin yung speaker. Ngayon, by off-grid, hindi mo na kailangan tumuha ng kuryente kay Karatso. Kaya you're off the grid. Paano yan? Saan mo gagaling yung outlet pa rin yung sa kanamin? O magpuproduce ng bagong outlet yan? Actually, isang mga dito sa scope of work sa off-grid, magtuturahan, sila mo gusto mag-rewiring. Kasi siyempre, dalawang maging source mo eh. Meron ko at solar. Either magbawa ka ng transfer switch, mag-rewire ka sa panel board nila. Or pwede rin yung panibago ng outlet mo? O pwede yung siguro panibagong outlet pa pwede rin. Kaya lang, yung mga outlet mo sa bahay, hindi mo na magagamit ko. Hindi, merong ano pa rin. Nakasuot na kameralto pa rin eh. Okay, kasi yan na yung gagamitin mo eh. Pwede nga, pwede pa rin patayin siguro. May dual siguro yan pa rin. Dual switch siguro. O kaya gusto mo, may transfer switch ka na lang. Ah, ganun. O, diba sa panel board? Para lang dumirekta na sa kameralto. Diba sa panel board? Pwede mahubuti mo na lang yun. Tapos may transfer switch ka na lang para mamimili ka pa ng first mo. Basically, ganun naman yung off-grid natin. So, bale, wala kang kinukuha kay Meralco. Off-grid. Okay. Okay naman kay Meralco yun. Okay lang yun. Kasi parang yun eh. Kapag bumili ka ng solar... Nakadirekta ka pa naman kay Meralco eh. Dahil after nung meter, doon yata duduktong na yung ano eh, no? Nasa baba kayo ng meter, di ba? Tama, yes. Hindi naman nasa labas ng meter. Oo. Kasi yung kay Meralco kasi, pag namayari ng Meralco is yung meter, from meter, papunta doon yung wiring load. So lahat pag namayari doon si Meralco, so bawal ka mag-tampered doon. Ah, okay. Sa load lang. Sa load side ka lang. Next is yung grid tie. Actually, compared sa off-grid, yung grid tie ang madalas natin target natin sa market. Number one, kasi ang advantage ng grid tie, kung kukompare mo ito sa diagram ng dalawa, anong kapakakaiba nila? Walang battery. Okay, yun ang number one. Isa pa sa mga, ang number one difference sa dalawa, isa may battery, isa wala. Okay. Di pa, eh, walang reserve yun pag walang battery. Okay. Walang reserve, okay. Ngayon, ang principle kasi ng grid tie kasi, yung principle kasi ng grid tie, tatlo kasi yan. Low charge. Yung sa umaga, solar ka.
Tapos appliances wala mo. Wala pa, pero nasa peso. Appliances mo, kukuha ka ng kuryente sa solar. Tao. Pero so, yun yung number one. Number two, si solar. Tapos, example, mas malaki yung load ng kuryente mo. Kinulang yung solar. Saan ko kukuha siya ng kailangan niya? Kay Meralco. Yeah, sure. Thank grid you. Tie. It means si grid, si Meralco, nakatay, tie up sa grid. Kaya ako mas mas gusto ko tawagin na siya ng grid tie. Kasi parang automatic na siya. Okay. Hindi, parang ano siya eh. Sabay gumagana si ano, si Meralco at saka si solar. Hati. Oh, kapag hindi hati, parang ano eh, first priority si solar. Kapag kulang na si solar. Kapag pinapo si Meralco na pumasok. Oo, tutulong si Meralco. Ah, sige. Madali lang pala eh. So basically, si, yun ano natin ng grid tie natin. Ano yung mas convenient gamitin? Ito yung off-grid or grid tie. Okay. Yung ano? After neto, siguro, direction ako sa'yo. Okay. Actually, may ano eh. May sariling advantage at disadvantage okay, okay. Sa dalawa. Kasi yan, gagamit ka ng Meralco eh. Kasi pag sa battery, mababa yung battery yung nakuha mo. Automatic yung yeah, pag-alit yung okay. Okay. Yung, depende kasi sa priority. Ah, sige, sige. Okay. Kung priorities mo maka, okay, ito sa akin na, depende kasi sa mga nagsasolar kung ano nila yung strategy nila. Pero my strategy is, kung ikaw ay talagang, ang priority yung mismo makatipid ng kuryente, at mas possible mag-grid tie ka. Kung kakaroon ka ng mga brownout of the grid, okay, bakit di pwede si grid tie sa brownout? Sa brownout. Kasi, walang battery. Actually kasi itong grid tie kasi natin, kung titignan mo yung connection niya dito, Sa pa rin sa kuryente yun eh. O, kumbaga, yung ano natin, yung solar natin, naka-connect sa Meralco. Kapag nawala yung Meralco, wala rin. Mabawala.